inyo kung ano yung mga requirements, paki-check nyo na lang. It's either nasa YouTube channel natin, Benji UNULMT, or dun sa mga earlier messages ko sa inyo, nandun na yung mga requirements. No? Basta definitely, lahat kayo kailangan high school graduate. No? Meron kayong diploma, and then the others like birth certificate. Marriage certificate is optional. Kung ano gusto nyo palitan yung inyong pangalan na lalabas sa license, that's the time na kailangan nyo magpadala ng marriage contract. I-attach nyo po yung marriage contract. The rest, like NBI, ayun, madali naman kunin yun. Diploma, mahalaga na ma-ready nyo tsaka yung inyong birth certificate. Yes. Any questions sa mga requirements? Sir? Yes, Zelda. Isend lang namin through Messenger mo rin sa anong account mo, sir, yung Benji, yun yung LMT. Ang requirements? Opo. Di, ang requirements, dalawang gagawa kayo ng folder. Isang folder, ilalagay lahat ng original. Yung pangalawang folder, kopyan nyo na ipareceive sa DOH. Yung pangatlong folder para sa file ng AUSA. No, kung anong mangyari, at least may hawak kami na file ng inyong mga documents. So, yun yung ano, kaya i-check ninyo yung mga requirements and then i-organize ninyo according doon sa naka-itemize doon sa inyong requirements natin para sa submission. LBC po din, sir. Oh, LBC yon, sabay-sabay yon. Kasi ako ang magpo-forward noon sa Manila kasi akong gagawa ng endorsement. No, so yun yung ano natin, ha. Thank you. As now i-ready niyo na yung mga documents ninyo kasi at any given time tapos na kasi yung exam o taking yung original, sir. Paano namin mabawi original? Paano mabawi yung original? Apo. Kasi ang kung sino yung i-authorize ko na mag-process noon, for example, kung sa Davao, sila yung magpapakita noon sa DOH, tapos ipareceive lang, pag na-receive nila, i-receive ng DOH yung photocopy, pero titingnan nila original. At na pagkatapos noon, ibabalik din sa inyo. O, ibabalik din sa inyo. Hindi tatanggapin ng DOH. Hindi tatanggapin ng DOH yung ano, hindi niya dadalhin yung original. Kami ang magpapakita ng original and then i-receive nila yung photocopy and then that will be their file. No, so if and when hindi maibalik sa inyo, then kulitin niyo kami dahil ayaw namin mag-keep ng mga original kasi pag nawala sakit sa ulo 'yan. No, so kailangan maibalik 'yan sa may-ari. Okay na? Thank you, sir. Okay. Thank you po. Okay. Proceed na tayo. So, for now, last meeting, kahapon, pinag-usapan natin yung therapeutic approach, no? Therapeutic remedies doon sa mga 8 conditions na identified ng DOH sa may kaakibat na massage procedures. So, ngayon, ang gawin natin ngayon is magkakaroon tayo ng video presentation regarding doon sa 3 stages of massage. I don't know kung napanood nyo na to. And then from there, I will do himahimayin natin yung ating discussion para malaman nyo kung ano yung magiging procedure. Okay. Manood muna tayo ng video ng kaunti. Examining number 001, narito po ako upang kumuha ng oral and practical examination. So ito yung scenario na haharapin nyo sa DOH sa inyong oral and practical examination. So dito na makita nyo na pumasok yung ating examinee at may bit-bit na siya na examination permit. Ito yung ating model na assessor. Hindi talaga totoong assessor. Okay, so yun parang sinesimulate lang natin yung mangyari sa loob ng examination room.
Narito po ang aking permit. Ma'am, maaari ko na po bang ihanda ang aking kagamitan sa pagmamasahe? Go ahead. So at this time, kailangan kung i-fit ninyo yung inyong dalang linen, make sure na ito ay naka standard size. No, ito yung standard size nung linen. Hangga't maaari nga mas maluwag ng konti para hindi ma-problema kung masikip o malapad yung mas stable na gagamitin ng DOH during your oral and practical examination. Now, take note of the way the towel was folded, no? Nung pinaikot, yun yung gusto kong gawin ninyo at gagayahin ninyo. Dapat pare-pareho tayo ng paraan ng pag-set up ng ating massage towel. Dalawang towel ang gagamitin ninyo sa oral and practical examination, by the way. Okay, so pansin nyo ha, dalawang towel at yung alcohol tsaka yung oil ay magkatabi. Naayos ko na ang kagamitan sa pagmamasahe. Okay, that's the time na ipipresent mo sa iyong assessor ang nakaset up na massage table. Maaari ko na bang papasukin ang ating client? Go ahead. Okay, at this time, you ask permission from the assessor na papasukin mo yung model. And with your hand pointed towards the where the model is, no, kung nasa door siya, ituturo mo yung kamay mo doon. Kung nasa loob siya ng room, then ituturo mo din sa kanya towards the direction of your model. Good morning, ma'am. Welcome to our spa. Opo po muna kayo, ma'am. Maaari ko po bang malaman kung ano pong pinuntan niyo dito? So ano ang tingin ninyo? Ano ang setup ni model tsaka ni therapist at this time? Therapeutic, di ba? Therapeutic. Kung sinabi ni model na gusto niyo mag-relax, then that falls under the category ng wellness. But since ang sinabi ng therapist, masakit ang likod ko, that means therapeutic yung maging approach. Pero after a while, makikita nyo naman, parang binago yung kanyang ginawa instead of treatment using or yung procedure na pakita sa therapeutic means, ang pinagawa sa kanya ay 5 basic manipulations. So as we said, anything could happen inside the examination room. Pinang-aral na po yan, ma'am. Naipatingin niyo na po ba yan si doktor? Sige ho, ma'am. Hayaan niyo po at titingnan natin kung ano pong magtutulong natin sa kanya. For the meantime po, paki-fill up lang po ng form. Okay, ito na yung opportunity upang fill upan nung model yung client intake form. Let me repeat that. Client intake form. Standard format yan siya na fill upan. Pero kung mapansin nyo, binigay ni therapist kay model yung form. Another way of doing it is kayo mismo ang mag-fill up ng form and then you just ask the model kung ano yung kanyang information na ibibigay sa'yo. No? By doing that, medyo mas mabilis kasi ang critical na naman dito sa client form is yung kanyang pangalan, yung kanyang edad, at yung mga chief complaints. Kasi kung susurin nyo maigi yung client form, marami yung mga entry, no? Marami yung mga information. Para mas mabilis, just focus on the name, the age, and the condition na idinidiing ni model. Po sa masakit na likod, ano po ang kabuuan ng stadyo ng iyo? Ma'am, katulad po na sinabi ko kanina na masakit po ang likuran, bilang validation po, kukunin po kayo ng vital signs. Okay, so pag sinabi ni model, I'm sorry, ni examinee, nakukuha na siya ng vital signs, dito na yung papasok yung element ng SOAP. Ano ibig sabihin ulit ng SOAP? S stands for?
Subjective. O stands for objective. A stands for assessment. P stands for plan. Plan. So, yung maging flow ng inyong pagtatanong. These are the informations na i-elicit ninyo at ilagay nyo sa inyong client, sa SOAP form. So, iba na yung client intake form tsaka yung SOAP form. Pero this one, itong stage na ito, pag-uusapan na kung paano, anong entry ilalagay doon sa SOAP form. Ang vital taking sign, yes, Jory. Jory, may tanong ka. Hello sir, kami po ba mag-provide ng pang BP tsaka ng pang temperature? Yes. Kayo magdadala nun. Kayo magdadala ng thermometer, BP apparatus. Yun yung gagamitin ninyo. The towels, the linen. Ang examinee ang magdadala ng lahat na nun. Okay po, thank you po. Okay. Later on, pag-usapan natin yung mga gamit. Ha? Kasi may mga problema tayo ng kaunti regarding sa gamit. No? Lalo na kung yung binibili minsan ng iba, yung mga mumurahin. No? May mga kasi ang standard rate ng BP apparatus, mga 1.5 complete set na yon. Pero kung minsan yung iba bumibili ng China made na mayroong 700, yung ganun, I will not recommend, no, buying cheap BP apparato equipment. Kasi po, yung mga mumurahin, nakakatakot sa gitna ng exam nyo, magluloko yun. Minsan, hindi gumagana. O maraming problema. Anyway, we will be talking about those details later on. Okay. Sir, magdadala pa rin kami ng model? Tama lagi yun? Oo, katulad nung sinabi ko sa inyo nung kahapon na mention ko, dalawang option ang DOH. No, there are times na kayo magdadala. I don't know this time kung kayo or sila mag-provide, ang DOH maghahanap, and yet magdadagdag lang kayo ng 500, no, for the model. Okay. So yan, kumpleto na si Tere, no, pinapakita ni Tere yung kanyang BP apparatus. Oh, yeah. Pinamimigay mo yan, Tere? Oo. Oh. Parang gusto niya pamigay yung ganyang gamit, no? So meron po akong mga kami na luma. Pero gumagana pa rin. Pero ako suggestion ko pumili dala ka ng bago, ha. Maka para naman medyo ano yun. Kasi pag sirain yung inyong dadalhin, na may problema kayo. Ara, yes, you're raising your hand, Ara. If ever sir, ano, digital apparatus, pwede? Digital. Yes. Hindi nire-recommend ng DOH ang digital para sa mga sighted. So when you kasi sighted, ano, okay, minsan nalulubat, hindi siya accurate. Yes, nagkakaproblema si digital when it comes to accuracy. Inaalaw lang ng DOH yung digital pagka ang examine ay bulag. No, kasi actually talking BP ang tawag sa kanila noon, eh. No, na nagsasalita yung BP apparatus. Pero kung kayo na mga sighted, mga dilat, ika nga, kailangan yung manual na apparatus ang gamitin nyo, pero huwag kayong magdadala nung mayroong mercury content. Kasi bawal na sa DOH ang any form of apparatus may mercury content. Okay. Nasagot ko yung tanong. Okay. Sige. So tuloy tayo, ha. Just raise your hand anytime, no, kung meron kayong clarification para madali nating sagutin. Yan, no? So mabilisan yung ginawa niya. Una muna nilagay yung thermometer, tapos yung apparatus, tapos pulse rate, and then ang tawag noon, respiratory rate, no, kinuha niya na din agad, no, so mabilisan yung gagawin. Okay.
Okay, I want you to be good at doing this. Kasi malaki din ang points nito. I think that's around 20 points yung vital signs taking. Ma'am, ayon po sa yung sinabi kanina na meron po kayong back pain, nung pinunan ko po kayo ng vital signs, normal naman po ang inyong indicators. Ibig sabihin po, kayo po ay fit for massage. Bibigyan po kayo ng treatment. Okay. Prior to saying bibigyan ko kayo, yun yung portion na sabi natin kanina, di ba? Pagka subjective, yung unang pagtatanong ni examinee sa model regarding sa ano nararamdaman. Now, pag sinabing objective, ito na yung point na pagkuha ng vital signs. So nandoon yung indicators na kinuha na ni examinee yung indicators ng kanyang body temperature, yung kanyang blood pressure, kanyang respiratory rate, no, at saka yung pulse rate. So yun nagko-constitute ng objective. Okay? And then yung sinabi ni examinee, "Ma'am, it seems to me okay naman yung vital signs ninyo." So yun na yung assessment. No, ibig sabihin okay. No? And then yung karugtong na sasabihin niya, "Bibigyan ko kayo ng massage manipulation," yun na yung plan. So dapat yun yung content na yon, kompleto yon sa inyong gagawing presentation. Okay, ulitin ko ha. Recording in progress. Subjective, objective, assessment, and plan. Ano yung sinabi niya? Recording in progress? Opo. Eh, kanina pa ako di ba kanina pa tayo nag-recording? Oh, sige. Okay. So, yun yung procedure. Tuloy tayo. Mamaari ka na kung lumapas sa ating massage table. Okay, ito na yung time na about to end na yung pre-massage at magpo-proceed na dito sa massage proper. So, kung mapansin niyo, ang model at this time ay naka-robe. No, naka-robe siya. So kapag naka-robe si model, if it happens sa exam room ay naka-robe yung model niyo, It will be better kung padapain mo na si model diretso at wag mo na ipatanggal yung robe habang siya ay naka suot-suot niya yung robe. Okay, so ito yung method ng pag-apply ng draping sa ating model. Okay, so lengthwise yung dalawang towel na ginamit tsaka yung naka-crosswise siya sa balikat ng ating model. At dito na yon time na kinuha ng examinee yung robe, no? While nakabalot sa kanya yung towel sa model. Okay. Medyo mayroong missing dito sa presentation na to. Ano yung missing sa kanya before siya nag-start ng ano? Warm up po, sir. Warm up. Oh. Actually, tingnan natin na maigi mamaya-maya kung ito yung warm up. But definitely, before you do anything else, you do a warm up. Okay. There are 5 basic strokes massage. Okay, so hindi siya nag-warm up, no? Dumiretso na siya. Kasi ang warm up, actually, ginagawa yung warm up before mo sa lalagyan ng oil. Opo. Okay? So yun warm up natin. I will show it to you later on. Paano yung warm up natin? But simply lang yung warm up, ha. Huwag yung gagayahin yung warm up na ginagawa ng Thai massage. If you remember yung Thai massage, talagang marami siyang manipulation, 'di ba? Minsan buhat-buhat pa yun eh, ginaganon-ganon pa, no? So Walang yung warm up na gagawin natin is the simplest way possible, yun yung gagawin natin sa ating warm up. Effleurage, petrissage, friction, equipment. Okay. So yung ginagawa ni assessee ng examinee, instead of doing the therapeutic manipulation in response doon sa complaint ng client or concern ng client na meron siyang back pain, dumiretso siya sa wellness. Wellness is where the 5 basic manipulations are.
kapag dumiretso siya doon sa treatment, pain, di ba? So ang pain, ang treatment natin, isa sa mga manipulation ay effluorage. Kapag dumiretso lang siya doon, that means purely therapeutic yung ginawa. But dito, nagkaroon ng shifts. Na instead na therapeutic yung approach, instead na therapeutic yung gagawin, which is very easy. Kasi yung therapeutic, ilang strokes lang yun eh. Tapos na yung manipulation. Okay? So, depende yan, no? Kasi if you proceed doon sa therapeutic approach based sa complaint ng client, the impression you're giving your model, your assessor, is that alam mo yung ginagawa mo. No? Alam mo yung ginagawa mo. It will be him for you to correct, no? Sasabihin sa iyo, sige, okay na yan. Instead of doing that, proceed ka sa 5 basic manipulations. Nakuha ninyo yung scenario? Yes, okay. Po. By doing this, you are giving the impression sa iyong assessor na naiintindihan mo yung ginagawa mo. Okay? So the only exception to the rule is kapag sinabi ng model, wala naman ma'am, okay naman yung ano ko, yung aking health situation, gusto ko lang ma-relax. That's why pwede ka na mag-proceed ng 5 basic manipulations. Pero katulad ng sinabi kanina, ma'am, masakit ang aking likod, that means it is a therapeutic condition na kailangan okay. Na therapeutic. So yun yung pwede niyong gawin yon, no? Pwede niyong i-manipulate yon at sabihin niyo ito yung tugon sir doon sa complaint ng client natin o complaint ng client ko regarding sa pain, no? Sa back pain niya. Other way around, pwede din na diretsuhin mo na lang siya sabihin, sir, actually ang aking treatment plan ay ganito. Gagawin ko sana ng effluorage, gagawin ko sana ng PET research in response doon sa kanyang complaint na mayroong back pain. However, kung okay po sa inyo sir, mag-proceed na lang po ako sa aking 5 basic manipulations so that I can demonstrate to you kung paano ko gagawin yung 5 basic manipulations. So pwede din yung option na yon. Okay. So proceed tayo. Vibration. First basic stroke massage is effleurage. Effleurage came from the French word fleur, meaning to glide or slide, also known as gliding. It is an gliding movements repeated following the contour of the body using palm, knuckles, fingertips, and forearm. So, pansin nyo, diniscribe nyo muna kung ano yung effleurage. Diba? Diniscribe nyo kung ano yung effleurage and then dinemo niya yung variations. No? 100, 200, palm, tsaka yung forearm. Okay? So, ganun. Pero later on, idedemo niya naman yung sub-variations ng bawat isa. All of this sa sinasabi ng inyong assessor dito, I'm sorry, ng inyong model dito, ano ba yan? Na yung examine ni dito sa illustration na to is nakasulat doon sa manual. No? Nasa manual lahat yon. Ngayon, kung hirap kayo magsalita ng English, na gawin sa English, meron din siyang Tagalog translation. No? Kung paano mo siya gagawin. Pero karamihan napansin ko, mas comfortable sila sa English eh. No? Kasi hindi ka mabubulol. Lalo na kung mga Bisaya na... Oo, mabubulol ako kasi yung pananalita natin, 'di ba? May regional accent na sinasabi. So pwede din na Taglish. Pwede din Taglish. Mas importante yung prinsipyo tsaka yung konsepto nung ginagawa niyo na explain niyo na maigi. Okay. Rationale, it is used to introduce touch, applying lubricants and as preferred as a transition stroke. Okay, rationale. So pag sinabing rationale, yan yung inyong explanation doon sa stroke, no, na effleurage. Okay. So ang aking ano lang dyan is, I want you to be familiar with the benefits. Minsan kasi tinatanong yung benefit. Pero normally, description lang tsaka rationale and then the demo is okay. Normally, ganun. But as I said over and over again, kapag potential kayo na mag-tap at hahanapan kayo ng mga pugi points, ika nga,
eh pwede yung itanong sa inyo ano yung benefit ng yung ginagawang stroke. Benefits: it relaxes the clients, calms the nervous system, addresses places too painful, and calms the nervous system when done slowly. First, okay. So ito, exception to the rule na ito. Kasi nag-mention na siya ng mga benefits. Okay, so pwede din na isama mo sa iyong presentation, pwede rin na i-omit mo yan sa presentation for as long as ma-describe mo lang siya at masabi mo yung kanyang rationale and then you do the demo. So it's possible that way. First variation is one-handed. It has three sub-variation called the raking, the ironing, and the circular. Okay, so dito na. Dumiretso na sa ngayon sa sub-variations. Okay, yung stroke, and then yung kanyang variations, and then sa sub-variations. So that means may ladder, no? Mayroon siyang sub-grouping. Raking, two fingertips or five fingertips together apart with pressure. Circular, it is deep using palm, forearm, or fist. Circular, palm gliding on skin in a circular motion. Second variation is two-handed. Both hands gliding on skin simultaneously with two sub-variation, the heart shape and the circular. Heart shape, long deep stroke done by using two hands in a heart shape motion. Circular, one hand over or beside the other in a circular motion. Recording in progress. Third variation is alternate hand. It with two sub-variation, the raking and the circular. Raking, same as one-handed raking, but using two hands alternately. Fourth variation is nerve stroke. Feather-like finger tracing. The best morning routine for manifesting more money is an alpha meditative practice. The second basic stroke of massage is petrissage. Petrissage. Petrissage came from a French word pétrir, meaning to knead, also known as kneading. It is a cycle with lifting, squeezing, and releasing of tissue. Ano mapapansin niyo sa the way she performs? Ano mapapansin niyo? Ang unang-unang mapapansin niyo sa performance niya? Yung body mechanics maganda. Okay? Hindi po, sir. Anong hindi? Ang body mechanics niya maganda kasi sumasama yung kanyang buong katawan habang siya ay nagmamassage. Okay. So when I do the assessment, yun yung titingnan ko. Kasi kung ang iyong movement ay stiff, no? Yung nakatayo kang ganun, tapos kamay lang gumagalaw, wala masyadong movement ng body, wala ka masyadong body mechanics, that means hindi ka relax. No? So if you look the way she performs, yung movement ng kamay niya, ng kanyang kamay at yung kanyang katawan nagkaroon ng synchronized, no? Synchronization. Kaya magandang tingnan. No? So I want you to do it the same way. Tsaka sir, Ano yun? Correct? Synchronized balaw po sir. Mas ano, hindi masakit sa mga braso. Oh yes, okay. Yeah. So basta ang bottom line is yung inyong performance, kailangan kaya-ayang tingnan at even the way yung assessor pag pinanonood niya kayo, matutuwa siya at parang yun nga, I'm sorry but sometimes sinasabi ko parang naglalaway siya no kasi parang ang sarap-sarap naman yan, sana ako yung nakadapa yung ganun. Okay. Hand is in a C formation while performing the stroke and the benefits is working out metabolic waste and reduces muscle soreness and stiffness. What I like in what she's doing is that all throughout
although ito ay video presentation, pero yung kanyang eye contact nakarekta doon sa camera, no, doon sa nanonood, no. So dapat ganun din kayo when you speak, when you demo, kailangan ang inyong audience, which is the assessor at this time, eh meron kayong eye to eye contact sa kanya. First variation is simple clamp squeeze. Second variation, it is two variation called the praying hands in the ocean waves. Praying hands, fingers interlaced while palm moving upward. Ocean waves, palm gliding on skin in opposite direction. And the third variation is alternate hand, grasp and release alternately. The fourth variation is pulling, thumb or palm pressure separating while moving forward. The fifth variation is skin rolling, lifting skin and superficial fascia with no downward force involved. The third basic stroke of massage is friction. Friction came from the French word picare, meaning to rub, also known as rubbing. It is compressing tissues in several directions using sliding hands, open palm, fingers, or knuckles back and forth over the skin or deeper tissue layer, usually dry with or without oil. Rationale, it is often used to areas that lack muscle bark or to areas that have little or no blood supplies. Benefits, loosening stiffness and freeing adhesions are some of its benefits. First variation is superficial warming. Palms move briskly in opposite direction. It has a sub-variation called the sawing, using the ulnar edge of the hand gliding along the scapula or any bony areas of the body. Second variation is the rolling. Hold limb, hands with open hands, from back and forth from distal to proximal. The third variation is wringing. Grasp firmly while twisting in opposite direction. Fourth variation is cross fiber. Fingers movement perpendicular to muscle fibers with moderate to heavy pressure. The next variation is chucking. Chucking, same directions as tendon, muscles, and ligamentous fibers, thumbs or fingers move back and forth. The next variation is circular. Small circular movements that glide superficial tissues over underlying tissues. The fourth basic stroke of massage is the putman. The putman came from a French word tapoter, meaning to tap, also known as percussion. It is a repetitive staccato striking movement simultaneously or alternately using the ulnar edge of the hand, fingertips, open palm, cup palm, or loosely closed fist. Rationale, it may be applied directly on skin or through a drape while avoiding heavy strokes over the kidneys. Benefits, it stimulates nerve endings initially, making it more sedative if continued, and also helps increase local blood flow. The first variation is tapping, using fingertips of one or both hands with various speeds. It has three sub-variations called the punctuation, the pulsing, and the raindrops. Punctuation, known as hard tap. Pulsing, alternate deep light tap, and the raindrops, very light fingertips tap on skin at different times. The second variation is pincement. Skin is lifted by grasping quickly at the point of striking. It has a variation called plucking. Skin is lifted slowly and fully at the point of striking. The third variation is tapping. Chop using the ulnar edge of the hand with fingers relaxed. It has a variation called quacking. Strike with the last three fingers, producing quacking sound. When done along the muscle, the benefits is relaxation. When done across the muscles, the benefits is microcontraction. The fourth variation is cupping.
cup hands, losing phlegm congestion in chest cavity may induce coughing. The next variation is pounding. Loose fist beat with moderate strength. It has a variation called rapping. When applied, palm down. The next variation is clapping. Both palms strike the skin simultaneously. Sir, technically, dahil ang diffuse ay ginagawa sa chan ng pasyente. But for demonstration purposes, maaari ko ba itong gawin sa aking chan? Okay. So ito yung time na nag-aasa ng permission kasi nakadapa, no? Naka-prone position yung ating model. Medyo hirap niya na patayuin, no? Tapos just to do the treatment dito sa stomach. Kaya nag-ask siya ng permission and you could do the same. You ask permission na pwede niyo i-demo na lang sa sarili ninyo para hindi na mabother yung position ng ating model. The next variation is diffuse. Lay palmar surface on skin while striking back of the hand. The diffuse force move across the surface. Fifth basic stroke of massage is vibration. Vibration came from a Latin word vibrio, meaning to shake, also known as shaking. It is a rapid shaking, trembling, or rocking movements applied with fingertips or foot hand. Rationale, performing vibration correctly needs coordination and practice. Benefits, it removes peristaltic movements and moves gas in the gastrointestinal tract. First variation is fine. Fingertips trembling the skin, fingers and wrists rigid, gliding along. The second variation is just rhythmic and vigorously shaking back and forth. Third variation is force. Grasp at the most proximal point from distal back and forth. And then the fourth variation is rocking, push and catch motion. You may now proceed to post-massage. Okay. So ito, nagawa niya na yung five basic manipulations. Ngayon, before si assessor nagsalita ng ganito, kailangan sabihin nyo kay assessor na, ma'am, tapos na po yung performance ko po ng five basic manipulations. And this time, yun yung sasabihin sa inyo ng inyong assessor, proceed na kayo sa tinatawag nating post-massage. Okay, ito yung time na pagkatapos yung na-perform yung 5 basic strokes, ibabalik ninyo yung towel, no, sa position at cover nyo uli yung ating model. Okay? And then, ang unang bibigkasin nyo is tapos na po ang pagmamasahe. Okay? Tapos na po ang pagpapahinga. Maaari na po kayong tumagilid. Okay, magpahinga. And then, this time, sinabi niya na tapos na ang pamamahinga. And if you notice, kanina nandun siya sa right side ng ating model. Ngayon ay nasa left side pala kanina. Nasa left side and ngayon nasa right side na siya. No? Why is that? Mamaya makikita nyo kung bakit. Upang maiwasan po ang pagkahilo at i-assist ko po kayo ng dahan-dahan sa iyong pagtayo. Ayan, notice na naka-sideline position si model and then ina-assist na siyang patayo. And this time, yung pagtayo niya ay nakaharap away from the assessor. Ayan, binalik na yung robe. Ito na yung part ng ating post-massage, which is documentation. Ito na yung part na tatanungin ng therapist doon sa kanyang model kung ano ang kanyang naramdaman during the treatment
At kung minsan magbibigay kayo ng scale at the scale of 5, 1 is the worst and then 5 is the best, parang ganon, then ano yung inyong masasabi? Ma'am, para ma-validate po ang iyong nararamdaman, during massage po, from 0 to 10, yung 0 po, wala nararamdaman, yung 10 po, sobrang sakit ang nararamdaman. Ano po kayo dito? 6. 6 po. After massage po, from 0 to 10, yung 0 po, wala nararamdaman, yung 10, sobrang sakit ang nararamdaman. Alin na po kayo dito? Ma'am, mas nakakabuti po sana kung magkakaroon tayo ng treatment o sesyon, dalawang sesyon sa loob ng isang linggo, isang oras bawat sesyon. At mas, para po mas ma-improve po ang ating kalusugan, mag-ehersisyo po tayo araw-araw, uminom ng maraming tubig, at magpahinga na sapat sa oras. Kung iba pa po ba kayong concern? Kung wala na po, maaari ko na po ba kayong i-assist palabas? Okay. Take notice of the hand, no? Ang ganda ng kamay niya, pagturo niya, no? Maari ko na kayong i-assist palabas. Yung ang tawag diyan gesture. So kailangan yung gesture niyo sakto tsaka timely, and then you have to wait for the acknowledgement ng inyong kausap, no? Pag kausap mo si model, hintay mo siyang mag-reply siya, mag-respond siya, then before you do anything else. Ganon din kay assessor. Kapag may sinabi kay assessor, sir, na nalipit yun na po yung kagamitan sa pagmamasahe, mari na ba akong lumabas? No, kung ganun, ganun din. Mag-gesture ka din, and then you have to wait for the acknowledgement coming from your assessor. Thank you for coming, ma'am. Thank you. That ends my presentation of 5 basic strokes. And I am Roxana Pacorva, and my model is Hidaya Bayena. And we are from Asian Wellness Spa Academy. And thank you for watching. Bye-bye. Okay, well done, no? Ang ganda ng pag-present ni Roxanne. Okay, so do you have any questions so far? Meron kayong tanong dun sa presentation ni Roxanne? Kung titignan nyo, mukhang mahaba, pero sa totoong buhay, maiksi lang yun. No? Maiksi lang yun, no? Ilang minutes lang. No? Lalo na kung master nyo na yung flow. Dire-diretso. Ang akin lang tip, kapag medyo hirap kayo na i-memorize lahat kasama yung rationale pati benefits, pwede naman na mag-stick kayo sa description and then i-demo nyo sa variations and then dagdagan nyo na lang ng kaunti na palabok, ika nga, then you're done. Bihira si assessor na naghahanap talaga ng rationale tsaka pati ng benefits. Parang ganda lang yun, no? Explain mo kung bakit mo ginawa at ano yung kanyang benefit. That added points yun, no? Pugi points actually yun. Yun yung ano, but as I said, kung talagang challenge kayo na mag-memorize ng lahat ng nasa manual, pwede lang naman na kunin nyo na lang bits and pieces. Kung ano lang yung pwede nyo masabi, at least meron kayo maipakita ang flow na maganda. Okay. Do you have any clarification? Sir, yung pagmamassage ba nung pag nasa assessment na tayo? Need ba talaga need ng pressure or talagang wala lang basta mai-demo mo lang? Yeah, that's a very nice tanong, no? I like that question, Tere. Okay. So ang tanong ni Tere, pagka nag-perform ba kailangan ba ng pressure talaga as in, di ba? Kasi siyempre, kung gusto mo masarap, dapat may pressure. Ang sa totoong buhay, hindi naman concern si DOA sa pressure. Okay? Hindi siya concern sa pressure. Wala sa kanya yon. Basta ipakita mo lang yung 5 manipulations, okay na kay DOH. Kaya lang, kung gusto mong matuwa naman yung iyong model, lagyan mo naman ng kaakibat na pressure. Kasi at the end of the day, pag tinanong ni assessor si model, model, ano yung naramdaman mo? Eh kung maganda naman yung pressure, sakto yung ginawa mong pressure, magta-thumbs up yan. Sir, talagang napakasarap. Okay? Talagang okay, yes, sir. I like it very much. Yan yung... Yes, follow-up question, sir. Kasi si model din po, di ba? Oo. Kasi malaking tulong yan si model. Kaya pag sinarapan mo,
Oh, okay 'yon. Pero kung walay ka doon sa mga pressure-pressure na 'yan at gusto mo lang i-demo yung dapat mo i-demo, walang problema 'yon. Walang problema 'yon. Pero baka naman maging matipid din si model, no? Kapag tinanong siya ni assessor, maging matipid siya sa kanyang sagot. Okay. Okay, so nasagot ko, Tere, yung tanong mo. Yes po, sir. Thank you. Okay. For boogie points, yan. Gawan nyo ng pressure. Pero kung hirap kayo doon sa pressure, lalo na kung mga yung kasama natin dito na mga hindi naman practitioner ng massage, wala. Huwag kayo masyado makonsyo sa pressure. Ang importante lang yung flow tsaka yung mastery ninyo doon sa inyong ginagawa. No? Yun yung pakitang gilas kayo kay DOH. Eh. Kailangan, as I said, yung first 5 seconds or first 3 seconds na contact mo with the assessor, makonvince mo na siya na mahusay ka at magaling at preparado ka for the exam. Okay? Yun. Anything else? Si Zelda, may tanong ka? Sel? Or si Rachel, do you have anything to ask? Wala naman? Rachel? Yes, sir, go ahead. Sir, lang po. Yung mga linens, mga ano, yung mga standard linens lang na ginagawa. Tere, nawala ka? Tere, ano yung tanong mo ulit, Tere? Yung mga linens po, mga towels, and mga massage paraphernalias na dadalhin namin, mga standard lang po ba or nasa sa amin na kung anong dadalhin namin? Okay. Pakiusap lang, tama yung ano mo, kailangan standard. Kasi minsan, di ba may towel na parang beach towel? No, meron ako nakita noon, nagdala ng beach towel, talagang ano yun, sobrang lapad, parang kumot na yun eh. No? Huwag kayo magdadala ng beach towel para kipakiusap. Kasi paano nyo i-roll yun? Paano nyo i-manipulate yun? Hanggang sahig pa yun eh. So, a standard size, huwag masyadong maiksi, huwag masyadong mahaba, yung katamtaman lang na regular size na pwede nyo makover si... Ayan. Okay, si Rose. Rose, may tanong ka? Rosemary? Yes po sir, tanong ko lang po yung sa variation po ba, kahit po magkapalit-palit yun na habang ini-explain, okay lang po ba yun? Ayan, another good question. Kung sakali, no, na ito lang naman ang gusto kong gawin nyo, di ba nag-perform lang kayo ng variations, saka sa variations. Yes. Ngayon, mayroon kayong nakaligtaan, no? Kunwari, yung 200 na nakalimutan mo si 200 sa iyong sa variation. Kung maalala nyo, ito lang pakiusap ko. Huwag na huwag kayo magpahalata na nagkamali kayo. Klaro yon? Kasi yung iba, di ba, ginawa niya, okay lang, ganda-ganda lang. Tapos may bandang uli, nakalimutan niya yung nauna niyang ginawa. May na-miss up siya. Tapos, tumayo na, gumagano-gano. Ay, naku, sir, sorry, nagkamali ako. May nakalimutan po ako, sir. Ibig sabihin nun, OA, huwag kayo mag-overacting. Kasi kung mali yun, hindi naman mapupuna ni assessor yun. Kasi normally, yung assessor natin, hindi naman yung expert talaga na araw-araw din nagmamasads. No? Mali pa na lang kung LMT. Pero kung, like for example, engineer siya or lawyer siya, hindi naman nila alam yun eh. No? Kaya nga kung if in case lang na mag-perform kayo, huwag kayo magpahalata kung nagkamali o may kulang. Huwag niyong ipahalata sa kanya na ano na may error. Tapos huwag kayo makiusap na, sir, pwede bang balikan ko po yung una kong stroke? Tapos ipang panghuli ka na nasa vibration, tapos sabihin mo, sir, pwede bang ulitin ko yung kulang ko doon sa effleurage? Yung layo na noon. Diba? Kumbaga sa biyahe noon, nasa baklaran ka na, tapos silingin mo sa kanya, bumalik ka doon sa rotunda, ang layo na noon. Okay? So, ganun lang. No? Basta, in case lang na pa nag-perform kayo, at nagkamali kayo, huwag kayong OA, huwag kayong tatalon-talon. Minsan may mga ganun, diba? Minsan nag-OA na, tapos parang luluhod na kay assessor at sasabihin na mali. Hindi niya mamalata yun, basta dire-diretso ka lang eh. No?
Hindi niya malata yun. Except lang kung yung 5 ginawa mong 3, eh, marami talagang kulang dun. Pero kung separations lang, may na-miss out ka lang na ilang piraso, wala yun. Diretso ka lang. Daanin mo lang sa ngiti na maganda. Oh, pero huwag mo naman kindatan yung assessor, no? Baka minsan yung ginaganon na yun. Oh, di ba? Yung mga titig na kakaiba dun sa assessor. Ganun. So, walang ganun, no? Walang ganun. Okay? So, Rose, nasagot ko yung tanong ko. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Thank you okay. po. Joyce, anong tanong mo, Joyce? Sir, yung Joyce. Form... Sir, yes po. Sir, yes. Yung form po na ginagamit sa pre and post massage, saan po siya manggagaling? Minsan, si DOH na nagpo-provide, pero di ba nasa manual naman yung kopya? Okay din na mag-photocopy kayo, yun ilagay nyo sa clipboard. Pwede nyo i-bit-bit din yun sa inyong ano, paraphernalia. Kasama yon, di ba? Meron kang sphygmomanometer, meron kang stethoscope, lahat yun. Kasama mo din clipboard at doon sa clipboard, ilagay mo na yung form. Kasi kung hindi magbibigay ng form o nakaligtaan ni Diyos magbigay ng form, at least may form ka na ready. Kasi yung form na yun, guide mo na rin yun eh. Yun sa gagawin mo. Okay, so I will suggest na i-ready yung form. And by the way, during the examination, I will strongly suggest bilang tulong natin sa kalikasan, huwag kayong magdala ng bag na plastic. No? As much as possible, paper bag na makapal. Di ba may paper bag na makapal? Yung handle niya papel din. Yun yung dalhin nyo. A way of showing our concern for the environment. Meron din po sir eco bag sir eh. Eco bag na magaganda. O kaya mga tuti bag. Okay. Why I don't like the eco bag? Kasi eco bag, di ba pag walang laman, nakakupas ang ganon. Okay? So, ang problema niya, kung may electric fan sa loob ng exam room, nahanginan yung eco bag mo, lumipat, maghabol lang kayong dalawa. No? Unlike kung ang dala mo ay paper bag, lagyan mo lang na malapad na weight sa ilalim para kahit na ano siya, madaanan na electric fan, hindi siya lilipad sa bintana. No? So, nakuha niyo po yun. Yes, sir. May bag naman. Ano? Rose? Ano yon Rose? Kung bag na lang po, sir. Hindi nga. Kaya nga, I will not recommend bags. Except, tama, bag din, pero paper. No? Huwag yung plastic bag, huwag yung leather bag. Hindi kailangan po. Made of paper na bag. Yung mga leather. Okay, sige po. Paper bag na lang. Para mas paper bag na lang, oo. Kasi yung paper bag, okay. Pagka maganda yung tayo niya, di ba? Magandang tingnan. Like yung mga signature na bag na paper bag, ang ganda tingnan. Yung mga shopping bag na signature, ang ganda tingnan, di ba? Pero huwag naman kayong bumili, mahal yun, ha? Yes. So, basta paper bag na nabibili sa 7-Eleven, meron yan, eh. No, na paper bag. Yes. Parang minsan, wrapping bag yan, eh. Gift wrapping bag. Basta ang point ko lang, na pwede nyo lagyan ng malapad na object sa loob, na kahit na walang laman, pwede isang tumayo na magandang tingnan sa malayo. Okay? Okay. Joyce, balik ako. Joyce? Okay na tayo, Joyce? Yes, sir. Okay na po. Thank you po. Okay. Si Edith. Edith, anong tanong mo, Edith? Yes, sir. Sir, sa akin po yung mga requirements. Sir, sa files po namin ipapadala yon or through mail? Hard copy yon, ma'am. Hard copy yon. So, yeah, so ipapadala namin through mail. Yes. Depende yan kung asang location LBC, mo. Ganyan. Asang location mo, Det, ngayon, Edit? Manila, sir. Nasa Manila. Oh. Kung Manila, dadalhin malapit. Mo doon sa DOH. Oh, malapit ako sa DOH, sir. Dadaanan ko lagi. Doon mo. Okay. So, pwede ko siyang... So, sir, pwedeng ano... ako na lang magdadala ng requirements ko doon. Yes. Okay. Kapag nasa area ka ng DOH malapit, kayo na magdadala doon. Okay, sir. Thank you. Ang importante lang, mayroon akong endorsement. No, kasi kung wala akong endorsement, hindi kayo papansinin ng DOH. No, kung ano institution kayo nag-training, dapat may endorsement na na-comply nyo yung training requirements, yung gano'n, no, so on support. Okay, but
mas maiging kung kayo, kung malapit kayo ng DOH Manila, mas maganda, no? Kasi maantimano, makuha nyo agad yung mga documents, madala mo pag-uwi, no? Pagkatapos mo mag-submit ng requirements. Kasi katulad sinabi ko kanina, when it comes to the requirements, di ba, tatlong folder. Yung isang folder, nandun nakalagay lahat ng mga original, pero naka-itemize yun. Pangalawa, photocopy to be resigned by DOH. Okay. Pangatlo, kung nasa possession ko yan, halimbawa, kung I have my staff na mag-assist sa iyo, then sa kanya mo ibigay yung kopya niya. Pero may panghawakan kami na kopya in case lang na mayroong problema o may missing. Kasi alam nyo, daan-daan minsan ang nag-i-exam sa DOH at minsan naman nagkakawalaan ng papel. It happens. No, nangyayari yan sa DOH. So, in case lang na may nawala, at least si institution, pag kami unang tatawagan, hindi naman kayo eh. Kami unang tatawagan. O, Mr. Yuenyo, mukhang may nawawala dito sa file ni Arlene. Walang ganito ganyan. O, titina ko ngayon sa aking hawak na kopya. Sabi ko, sir, nandito po, kung okay lang sa inyo, di ano ko lang, kunan ko ng image, capture ko yung document, padala ko sa inyo. So, doon pa lang kami na mag-uusap. Okay? Any other clarification? Question regarding your documents and even doon sa ating pinanood na video kanina? Wala na? Okay na kayo? Okay na, sir. Wala na po. Okay na kayo, ha? So, ulitin ko. Oh, sige. Since nasa online naman tayo, like what I did with the first group, hiningan ko sila ng dalawang video. Una, isang video na pawang yung 3 stages of massage, yung ide-demo nyo, katulad nung ginawa ni Roxanne kanina. Ide-demo nyo. And another demo ng 5 basic manipulations. Okay? I would like to expect na mag-submit kayo nung dalawa. Okay? Ngayon, kung kaya nyong i-perform na sabay na lahat yung in between doon sa pre-massage proper, post-massage, isingit nyo na yung 5 basic manipulations, pwede din yun, no? Basta gawin nyo na lang ng maganda para hindi na paulit-ulit ng video. Basta ang sinasabi ko lang, gawin niyong maganda katulad nung ginawa ni Roxanne. Gawin ninyo yung setup, meron kayong model, meron kayong assessor, yung ganon. Kayo ang magpi-perform. Hindi pwede ibang tao, ha? Kasi baka mamaya mag-hire ka ibang tao tapos kayo ang manunood at kayo magbi-video. Kayo ang magpi-perform at sundin ninyo yung procedure at yung description, rationale, and even benefit kung kinakailangan doon sa nakapaloob sa manual. Yes, Ems? You're raising your hand, Ems? Sir, regarding po sa demo po, paano po yan? Wala po kasi ako makukuhang model po dito. Mag-isa lang po kasi ako. Paano po kaya yun? Gawa mo ng paraan. Oo, Ems, gawa mo ng paraan. Kasi hindi ka naman pwede mag-demo kasama yung unan. No? Sige. Hindi naman pwedeng mag-demo kasama mo yung ano yon, yung bolster bang tawag noon, yung bilog na ganon. Kailangan tao. Oo. Tsaka huwag kayo magmo-model ng bata kasi makulit yung bata, baka wala kayong mapili. May nakita kayo yung 2 taong bulan na bata, yun i-mo-model. Hindi, huwag yung gawin nyo kasi paano kayo bibigyan ng score? Eh makulit yung mga bata yung nasa ganyang edad. Okay. Sige, sir. Sige. So, Kung kaya niyong higitan yung ginawa ni Roxanne, gawin niyo. Kung hindi niyo kayang higitan yung ginawa niya, okay lang. Basta gusto ko lang makita yung flow maganda. No? Yung flow is consistent, tsaka yung flow is magandang panoorin. Okay? Once nagawa niyo yung video na yon, then i-upload niyo sa inyong YouTube account. Huwag na huwag kayong magsisend kay Mr. Eugenio ng inyong pong document ang inyong video kasi malulunod yung aking memory, yung aking hard drive, no? Sa dami. So, I will not accept any raw video na ipapadala sa akin. Kailangan
yung magawa niyong magawa niyong presentation, i-upload niyo sa isang YouTube channel. Kung pwede, gumawa kayo ng YouTube channel, doon niyo i-upload, and then i-send niyo lang sa akin yung link. Kasi yun lang papanoorin ko through the link para hindi ma-overwhelm yung aking computer. Sir, okay. Mayroong ano? Mayroong yung minutes po, sir? Oras? Limit? Ah, yeah. 5 to 10 minutes. I'm sorry. 5 to 50 minutes maximum. All right. Thank you. Oh, huwag yung gawing isang oras, ha? Parang awa nyo na. Sa exam room kasi ng DOH, mga 50 minutes. No? Minsan, 5 minutes, tapos na exam eh. Kung magaling kayo mag-perform, yung buka nyo mahusay, tapos ang galing ng, ano, yung kay Ruxar, I like the way she moves eh. Maganda tingnan yung kanyang movement, may yung body mechanics niya. Alam nyo, hindi yung kapahirapan ng DOH. Okay. Yes, Tere. Hindi ba pwedeng email lang? I-email na lang yung video? Wag. Hindi. Mabigat yon sa ano. Mahirap buksan minsan yung email kasi minsan hindi tatanggapin yung sa email yung more than... Kasi kung video, abutin niya ng mga 1 gigabytes eh. No? So, ang email siguro mga 300 ano lang yan, no? Tawag nun? Basta walang isang gigabyte. So kailangan sa YouTube talaga. Gumawa kayo ng YouTube o manghiram kayo ng YouTube channel, doon niyo gawin tapos i-send niyo sa akin yung link, doon ko panoorin. And also, ayaw ko makakita ng presentation na ginawa sa sahig. No, yung sa previous batch mayroong nag-present, sahig niya ginawa kasi wala daw yung table. Pakiusap, maghanap kayo ng span na mayroong pwede magpahiram sa inyo ng table, doon kayo magde-demo. Huwag kayo mag-demo sa sahig. No? Or sa kusina. Minsan may nakita ko kusina sa nag-demo. Magugutom ako noon. Kasi kusina na yun. Pagkain na nandun sa kusina eh. Okay. So, hanggat maaari, pagandahin nyo. Na kung kinakailangan nyo pumunta sa mga kaibigan nyo na may masastable, doon kayo mag-perform din, gawin nyo. Okay? So, wala nang clarification. PJ, wala ka lang tanong? Wala na kayong tanong? Rizel, okay na? Gladys? Okay. Okay, sir. Okay na po. Okay, sige. Maraming salamat. And then, galingan nyo lang yung iyong demo, ha? Maraming tayo. Sir, kailan yes. po yung, ano, kailan po yung submission ng, ano, ng videos? Yeah, magandang tanong yung deadline pala natin, ano. Sige. I will tentatively ang deadline ko April before April 15. Before April 15. No, so mayroon kayong 2 weeks na gawin 'yon o maximum siguro before the end of April. No? Pwede kong agahan 'yan kung sabihin ng DOH, kailangan i-submit nyo na yung inyong requirements early, as early as possible, then pwede natin agahan. Kaya if you notice, nilaktawan ko muna yung microbiology, hindi ko muna diniscuss yung microbiology, unahin ko lang muna ito kasi para you will have enough time to really study, memorize, and then come out with a video. Okay? No video, no DOH endorsement. Hindi ko kayo recommend sa DOH pagka wala ako makita ng video at yung video na yon ay ayon sa ano ha, criteria. Later, I will send you the criteria. Ilang points yung pre-massage, ilang points yung massage proper, ilang points yung post-massage, ilang points yung other aspects, no, like SOAP, vital signs taking, ganon. All in all, that will be 100 points and the passing score is 75. Okay? Claro. Gladys, may tanong ka pa? Sir, okay na, sir. Okay na? Sige po. Okay, so wala naman tanong. So I hope na capture nyo na maigi. And then start working on your video already. Start trying to memorize. Ang akin lang po, ganito. When you come out with your script, di ba script yon? Yung sinabi ni Roxanne kanina, naka-script yun eh. No, na minemorize niya. Hanggat maaari, panghuling tip ko ito. Hanggat maaari, huwag mong kopyahin yung ginawa ni Tere.
Bakit? Kasi iba yung style ni Terry ng pagsasalita. Huh? So, gawin mo lang is, yung gawin mo lang the way you speak, gawin mo lang yung ganon, para style ng pagsasalita mo yung susundin. Kasi kung ang style ng pagsasalita, katulad ni PJ, may style ng pagsasalita, pagsusulat, eh yun ang memorize mo, mabubulol ka kasi hindi naman ikaw ang gumawa. Huh? So, when you write your script, you make sure na ikaw ang gumawa. Pwede kang kumuha ng kopya ng iba, pwede kang manghingi ng kopya ng iba, pero i-rewrite mo siya and you make sure na the way you speak yung gamitin mo para hindi ka mabubulol. At saka kung makalimutan mo isang word, hindi mo na makalimutan lahat. Malinaw yun? Oh. Yes, so kailangan mong starting tonight, starting today, gawa ka ng script. Good morning, sir. I'm examining number 001. Andito po ako upang kumuha ng oral practical examination. Sir, maaari ko na bang ayusin ang masas table? Sir, maaari ko na bang papasukin yung aking client? Magandang umaga, sir. Ako po yung therapist for today. My name is Benji at andito po ako pang magmasas. Ganyan-ganon. Gawa kayo ng script ninyo. Istorya nyo. Kayo gumawa na inyong sariling istorya. Yun yung i-memorize ninyo, tapos yun yung gagawin nyo. Sa nakala ko ba, number, examine number, blah, blah, blah. Ganon. Hindi, may mention mo yung pangalan mo kung kausap mo na yung model. Oo. Ah. Alam nga naman si model, yung client mo, sabihin mo yung number mo. Yung pangalan mo, di ba? Pero kung sa... Ang tinatanong ko doon sa ano po? Sa entrada mo, sa ano mo, yun, number lang. Huwag mo sabihin yung pangalan ko kasi hindi kanya makikita doon dahil sa list ni DOH, numbers lang yun. Pero kung kausap mo na yung model, eh huwag mo naman bigyan yung number mo sa kanya. No? I am examining number 001. Di, parang awkward naman panoorin. No? So sabihin mo lang, oh, pwede ka naman mag-alias. Ako si Celine Dion. O di, wala naman magkakwarin yan sa'yo, di ba? Exam naman yun eh. Okay. Edit, okay yun? Okay, nasagot yung tanong mo? Yes, sir. Okay na po. Okay. Sige po. Kung wala na, maraming salamat. If you have other questions, you just PM me and then I will gladly answer your questions. Okay? That will be all for now. God bless. Arigato. Arigato gozaimasu. Maraming salamat. Thank you, sir. Bye-bye. Okay. God bless. Quiz mo natin bye-bye tomorrow. Yes, as usual. Meron tayong quiz. Titingnan ko kung gagawin natin ng ano, mga 80 yung items. Oo. Okay. Okay. Yung class nung sir. Quiz na. Quiz ulit bukas. Okay. Wala na tayo. Wala na. Thank you. Ano yung tire? Wala na pong quiz na lang diretso. Quiz siguro. O kasi baka mahaba yung item na ibibigay ko. Kung sipagin ako, baka gawin kong 70 or 80 items. Ay, tinanong ko lang po kasi sa labas ako bukas. Kaya inaano ko baka hindi ako maka-attend ng discussion kung if ever. Ah, okay. In case lang kung may emergency, meron tayong discussion. But otherwise, walang discussion bukas. Okay. Bye, sir. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye-bye, sir. Thank you. Yeah, bye. God bless. Thank you. Thank you, sir.